being graduated as BS Physical Therapy for batch 2001. And then, bakit PT sabi nila? Kasi pag nag-PT daw, maganda yung opportunity pag nag-abroad. Pero unfortunately, 2001, hindi na in demand ang pagka-PT. Dahil sa kagustuhan yung pangarap na mag-abroad, kasi sabi pag nag-abroad daw yayaman, naghanap ako ng work ng agencies or mga iba't ibang trabaho dito sa Manila. So lumuwas ako dito sa Manila, 2001, ayun, naghanap ako ng mga work. So for one year, hindi ako nakapaghanap. So sinasabi kasi pag-graduate ka daw, madaling maghanap ng trabaho, pero hindi pala ganun kadali. Nakapag-work din ako dito sa Manila, nakahanap ako ng work. Medyo related din naman sa profession ko kasi nag-work ako as fitness specialist or parang gym instructor, gano'n. Mula nung time na nag-gym instructor ako 2001, tuloy-tuloy na yon, almost more or less 10 years. Inabot ko rin yung mataas na position. Naging gym manager din ako. Tapos nung gym manager ako, nagkataon na talagang nakahanap na rin ako ng agency for UK. So nag-apply ako, na deny din yung papers ko until such time na nakita ko rin si V-Mobile 2009. Nabigyan lang ako ng flyer and then tinignan ko lang. That was 2009. Pero hindi ko siya masyadong kinarir actually. So nagkataon na approve din yung visa ko for UK. So 2010 nakaalis ako. Nakarating ako sa UK. More or less 6 months lang ako sa UK. Nakita ko yung mga kasama ko dito sa Pinas na talagang umasenso din dito sa V-Mobile. So sabi ko parang totoo yata yung negosyong yun, sabi ko habang nasa UK ako. So nung 1 year na ako sa UK, nag-decide ako na umuwi dito sa Pilipinas, 1 year lang. At yun nga, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, ayun, syempre hindi natuwa yung magulang ko at nanghinayang din sila, pati yung mga kaibigan ko sa UK, sabi ba't ka uwi ng Pilipinas, napakaganda na yung opportunity natin dito. I have 3 kids, so parang ang hirap malayo sa pamilya. Ayun, umuwi ako dito sa Pilipinas. And so far, for less than a year, nakuha ko yung hindi ko ni-expect dito sa business na to. Bili ko yung sasakyan, mga ganon. So nakapag-travel din ako kung saan-saan. Including abroad, nakapag-travel kami ng misis ko abroad dahil sa business na to. Nakarating kami sa mga lugar na hindi namin ini-expect na mararating, ganon. Ang kagandahan kasi dito sa V-Mobile, yun nga, pag sineryoso mo talaga siya, makukuha mo talaga yung sinasabi nating yung big promise ng V-Mobile na yung time and financial freedom. Sabi ko kasi sa sarili ko mismo, hindi ko iniisip na kumbaga yung kikitain ko doon sa taong kausap ko. So iniisip ko yung opportunity na na-offer ko sa tao para pagka nire-reject akong ganon, sabi ko, nanghihinayang ako sa kanila. Kasi napakagandang opportunity yung ino-offer ko, tapos pagtatawanan ka lang, pipilosopuin ka lang. So napakalaking challenge din sa akin yon at the same time kasi sabi ko nga hindi ako ang nawalan pero sayang yung opportunity na ino-offer ko sa kanila. Sana kung makikita lang nila yung iniisip ko, sana kung makita nila yung opportunity na nakikita ko dito sa V-Mobile, di sana sabay-sabay kami sa pag-angat. Sa mga gustong maging successful dito sa V-Mobile, masasabi ko lang seryosohin natin yung business. Kasi sobrang importante yung pagiging seryoso natin. Sabi ko nga na kung hindi naman natin seryosohin yung business, it will be useless. Kahit gaano kaganda yung pinapakita namin na trainings, gaano kaganda yung company natin, at kung gaano kaganda yung produkto natin, kung hindi naman natin isa sa puso yung bawat tinuturo, yung commitment natin ay kulang, so magiging useless din siya. So advice ko, yun nga, seryosohin natin. Huwag tayong makikinig sa mga kung ano-anong mga negative na sinasabi ng mga makakausap natin. Instead, i-take natin as challenge. So ang rejection dito sa business na to, very normal. Ngayon, maging matatag lang, hindi ko naman sinasabing madali si V-Mobile. Pero kung ginawa mo siya ng tama, sobrang dali and it will be, kumbaga, sobrang sulit. So pagtutulungan natin, hindi naman kayo magsosolo sa business na to. Nandito kami para makipagtulungan sa inyo.